Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay matilig, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit ang aawitan, ikaw na ba? Kahit kailan, biyaya mo sa akin lagi na ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilis. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lang. Kahit kailan, biyaya mo sa aking naging naan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibibig mo ako noon, Ama. Panginoon, nakilakatapat sa dalangit ko. Ako ay ganito, walang katapusan at mamahal mo, walang pinili ang puso mo, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin. Ibig mo ako noon, Ama. Nais pong manalangin si Sister Rowian. Praise God. Let's all pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Yes. Hindi nga Panginoon na kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa bawat isa. Amen. Sa amin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa iyong katapatan, God, na lagi namin nararanasan. Ano pa man ang sitwasyon na nangyayari sa aming paligid, O God, hindi po nagbabago ang katotohanan ikaw ang Diyos na siyang lumalang sa amin. Laging nag-iingat at laging gumagabay sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord God, sa aming patuloy na paglapit sa iyo, kami po ay humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan
God. At hayaan mo, Panginoon, na sa gabi ito, patuloy namin ipagpapakumbaba ang aming mga sarili, O God. At i-acknowledge sa aming mga buhay, Panginoon, na tunay nga na wala kaming magagawa kung wala ka po. Kung wala po ang patnubay mo at ang pagsama mo sa amin, O God. Lord, sa aming pag-uumpisa sa gawain ito, panalangin namin, Panginoon, patuloy kang magbigay ng conviction at mangusap sa aming mga puso. Yes, open our spiritual minds, spiritual understanding, O God, para sa iyong mga banal na salita na aming maririnig ngayon. Yes, Lord God, let your anointing be upon your servant tonight, O God, si Pastor Robel Cristobal. Yes, pasihan mo siya ng iyong banal na espiritu. And Lord God, sa gabing ito, alam namin ng iyong mga salita ay patuloy na magbe-bless sa bawat isa sa amin. Amen. Sa loob ng sanctuaryong ito, Panginoon, yes, maging Jesus. Panginoon, sa mga nanonood sa gawain ito, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, O God, at patuloy mo silang kausapin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ipinagkakaloob po namin ang pinakamataas na pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Kaya po yung nakawa po mga kapatid, praise God. At nais ko pong dalhin kayo mga kapatid sa aklat ng Jonah chapter 2 verse 1 mga kapatid. Praise God. So, Jonah chapter 2 verse 1 mga kapatid. Amen. At babasahin po ni kapatid na Hannah. It's okay. You use the mic. Takas na mo, ha? Nang magkagayon, nanalangin si Jonas sa Panginoon ng Diyos mula sa tiyan ng isda. Okay. Verse 2 na kung meron na. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking dadalang hati. At siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw. At iyong dininig ang aking tinig. Amen. Praise the Lord. Nanalangin si Jonas sa Panginoon, sa kanyang Diyos, sa loob ng tiyan ng isda. Sabi ng kapatid. Praise the Lord. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban, at kalagayan, humihingi po ako ng tulong sa inyo. At sinagot niyo ako, sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo ako. Sa dining Jonas, mga kapatid, praise God. Alam niyo mga kapatid, nung si Jonah ay kinain or nilok ng isda, mga kapatid, hindi ko alam kung paano ito i-express or i-explain. Kasi pag sinabing kinain, pwedeng inuya. Yes. Pag sinabi naman natin nilunok, diretso na yun mga patid, hindi nang ginaya mga patid. So ginamit ko yung word na nilunok ng isda. Ang nasa isip niya mga patid ay mamamatay na siya, but God did rescue him mga patid from the belly of the fish. Uh-huh. Praise God. Na kung iisipin mga patid at kung pag-aaralan mga patid, ang bituka o tiyan ng isda ay pwede kang madigest sa loob ng 3 araw or less than that mga kapatid. Sa tindi ng acid doon sa loob ng tiyan, yes, ng isda. Pero yung 3 days mga kapatid na pananatili ni Jonah sa loob ng tiyan ng isda mga kapatid, ni Galos walang makita sa kanyang katawan. Amen? 3 days na walang kain, 3 days na walang inumin, praise God. Tayo nga, 1 meal lang mga kapatid na nalampasan natin yung 1 meal, mga kapatid, tayo ay gutom na, amen, dami na natin reklamo, praise God. Pero si Jonah, habang nasa tiyan siya ng isda, mga kapatid, lalo siyang naging malakas,
lalong naging agresibo? Alam niyo mga kapatid kung bakit? Dahil kasama niya ang Diyos. Amen? And take note mga kapatid, hindi basta-basta ang pagtugon ng Panginoon. Yes. Pero sa taus-pusong pananalangin ni Jonah, mga kapatid, sa Panginoon, siya'y binigyan ng second chance. Amen? Lahat ang magsabing second chance. Second chance. Praise the Lord. Ang title po ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, God of Second Chance. Praise the Lord. Praise God. Amen. Hallelujah. Sino bang nakaranas ng mga kapatid ng second chance? Amen. Praise God. Lahat tayo mga kapatid, no, nakaranas tayo ng second chance sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Binigyan tayo ng second chance ng ating Panginoon because God is the God of second chances. Amen. Basta marunong tayong tumawag sa Panginoon, mga kapatid, siya ay tutugon. Praise the Lord. Basta totoo, mga kapatid, sa puso natin yung ating pananalangin, nakikinig ang Panginoon sa atin. Amen? Sapagkat mga kapatid, our God is the God of second chances. Or second chance, mga kapatid. Kung tayo ay sumuway noon, mga kapatid, sa kagustuhan ng Panginoon, kung tayo ay hindi sumunod noon sa Diyos, mga kapatid, kung tayo ay nagkamali dati, kung tayo ay hindi tumupad sa covenant natin sa Panginoon, naghihintay pa rin siya, mga kapatid. Amen? Lagi siyang nag-o-offer ng pangalawang pagkakataon. Lagi siyang nagbibigay, mga kapatid, ng isa pang pagkakataon because our God is the God of second chances. Amen? Ang sabi, mga kapatid, ng 1 John chapter 1, verse 9, basahin ko sa Tagalog, mga kapatid, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Praise God. Madalas mga kapatid, kung mismo sa sarili natin mga kapatid, hindi natin ma-accept. Sa sarili natin, hindi natin ma-accept na tayo nagkamali. Amen. Sa ibang tao pa kaya? O sa Diyos pa kaya, mga kapatid, maamin mo kaya yan, mga kapatid. Kung mismo sa sarili mo, hindi mo ma-accept. Praise God. Sometimes, the hardest ones to forgive ourselves, mga kapatid, it's easier to forgive others than ourselves. But the truth is that we should not stumble over things that are behind us, mga kapatid. God forgives all our sins, mga kapatid, and all means all, mga kapatid. Praise God. And then he goes on to clean us, to cleanse us from all our unrighteousness, mga kapatid. So if God forgive us, mga kapatid, if God forgives us, how can we not forgive ourselves, mga kapatid? Yes. Because our God is the God of the second chances. Praise God. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inakala ng ilan, mga kapatid. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang bawat, ang lahat ng mga makasalanan. Ang lahat ng sa mga kasalanan nila, mga kapatid, dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. Kung ang Panginoon natin, mga kapatid, if God were not patient and long-suffering, none of us would survive. But God is patient toward us and doesn't want anyone to perish apart, mga kapatid, from saving faith in Christ. Praise God. God wants mankind to reach repentance. But they must first humble themselves because God is opposed to the proud. And take note, mga kapatid, God will extend His grace only to the humble. Because our God is the God of second chances. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Praise the Lord.
Hallelujah. So James chapter 4 verse 6, mga kapatid. Ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakawaan niya ang mapagpakumbaba. Huwag tayong magkaroon ng pride sa ating mga sarili, mga kapatid. Huwag tayong maging mapagmataas sa ibang tao o sa kanino man, mga kapatid. Kung nagkasala ang kapatid mo, patawarin mo. Praise God, bigyan mo siya ng second chance. Amen? Kagaya nga, mga kapatid, na mga sinabi, ay yung may example ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo, chapter 18, verse 21. Sabi doon, mga kapatid, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sabi ni Pedro, mga kapatid. Sumagot ang ating Panginoon sa verse 22. Sabi niya, hindi 7 beses, Pedro, kundi 70 times 7. 70 times 7. Sabi niya, mga kapatid. Panginoon, ilang beses ko pong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba, Panginoong Jesus? Sabi ni Pedro, sumagot ang ating Panginoon. Hindi lang 7 beses, Pedro, kundi patawarin mo siya 490 times. Sabi niya, mga kapatid. Si Pedro, mga kapatid, ay nag-base, mga kapatid, sa kanyang tanong sa kaugalian ng mga kapatid, ng mga religious leaders. Amen? Na pwedeng magpatawad hanggang 3 beses. At dahil sa kanyang pinagtatanungan, mga kapatid, alam niyang mas makapangyarihan. Amen? Dahil ang kanyang tatanungin ay ang ating Panginoon. Nilagpasan niya yung 3 times. Ginawa niyang 7 times po ba, Panginoon? Amen? Pero ang sagot ng ating Diyos, mga kapatid, hindi lang 7 beses, kundi patawarin mo sila. Kung i-analyze natin, araw-araw ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi lang 1 beses pwede magpatawad. Hindi lang 3 beses ang basis ng pagpapatawad, mga kapatid. Hindi lang 7 times ang basihan ng pagpapatawad ng ating Panginoon, kundi araw-araw. Amen. Imagine, mga kapatid, every day tayong nakakagawa ng kasalanan, every day din tayong pinapatawad ng Diyos. Amen? Pero bakit ka pinapatawad ng Diyos? Sapagkat ikaw ay humihingi ng kapatawaran. Amen? Pinapatawad ka lamang ng Diyos, kapatid, kung ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Praise God. Dapat araw-araw kang humingi ng tawad sa Diyos, kapatid. Sapagkat tayo ay mayroong Diyos na marunong magpatawad, hindi nakatingin sa ating mga kasalanan, because our God is the God of ours, of second chances, mga kapatid. Amen? Ang sabi din, mga kapatid, sa aklat ng Panaghoy o Lamentation, mga kapatid, sabi niya sa chapter 3, verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila, ang katapatan ng Panginoon. Grabe, mga kapatid, nabasahin yan, Panaghoy, chapter 3, verse 21 hanggang 23, mga kapatid. Sa bawat araw, nakikita natin ang habag ng Panginoon. Amen? Sa araw-araw, nararamdaman natin ang kanyang pagpapatawad. Praise God. Ang sabi ng isang awit, mga kapatid, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning, sabi ng kanta, great is thy faithfulness. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Biyaya niya, mga kapatid, ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago. Sa bawat umaga. Yes.
dahil tapat ang ating Panginoon. Dakila siya sa lahat. Amen. Amen. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Binibigyan niya tayo ng second chance. Ano mang mga kasalanan na nagawa natin, mga kapatid, pag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, bibigyan ka ng second chance. Bumangon ka. Sabi mga kapatid ng isang kasabihan, the second love is sweeter than second time around. Ano? Sweeter than second. Love is sweeter the second time around. Love is sweeter the second time around. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman mo nung una. Pag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, pag nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran, doon mo mas lalong nararamdaman pag inaccept ng Diyos yung panghingi mo ng tawad, mga kapatid, mararamdaman mo talagang mahal ka ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nagbabago yan, mga kapatid. Yes. Araw-araw kang nagkakasala, araw-araw kang nagkakamali, pero laging merong second chance ang Diyos na binibigay sa atin. At hindi lang sa amin na mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, kundi lahat tayo. Amen? Lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, mga kapatid, na magsisi sa ating mga kasalanan dahil yan ay tanda ng second chance na binibigyan niya sa atin. Amen? Praise God. Nawa, mga kapatid, meron kayong napulot na aral sa gabi natin napag-usapan, mga kapatid. Praise God. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, mga kapatid, huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Yes. Amen. Unang-una, sabi dun sa unang pinag-aralan natin, i-accept mo na nagkasala ka. Yes. Kasi kung mismo sa sarili mo, kapatid, hindi mo ma-accept na may kasalanan ka, paano mo yan sasabihin sa Panginoon? Amen. Kaya unang-una, i-accept mo na nagkasala ka at i-confess mo sa Panginoon at humingi ka ng kapatawaran. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po ito mo yung lahat, mga kapatid. Praise God. Napaka-sablit lang yung ating aral, mga kapatid. No? Pero I hope, mga kapatid, na nagkaroon ito ng magandang message sa inyong mga buhay. Praise God, sapagkat ang salita ng Diyos natin ay buhay. Yes. Amen? Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon, kapatid. Kung nagkasala ka, lapitan mo ulit ang Panginoon. Yes. Amen? Huwag kang tumigil, praise God, na magtiwala sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos laging nag-aantay yan. Laging nagbibigay ng second chance sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord! At sa ating pagwawakas, mga kapatid, nais ko kung samahan nyo kami sa aming pananalangin, mga kapatid, sa ating mga kapatiran, mga kapatid, na nasa kanilang mga tahanan, at ganun din po yung mga nanonood po sa ating online service, praise God. At tayo ay blessed ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat binigyan niya tayo ng second chance, mga kapatid, malaya tayo, mga kapatid, na mag-express ng ating mga nararamdaman. Malaya tayo mag-pray sa ating harapan, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Samahan niyo kami, mga kapatid. Praise God. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lord Jesus, talalaman namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos. Ikaw, Panginoon, ang lahat na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Patawarin mo kami, O God, sa aming mga pagkakamali. At salamat, Panginoon, sa pangalawang pagkakataon na kami iyong pinatawad, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagbabago. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mong walang katulad, Panginoon. Lord Jesus, sa gabi ito, Panginoon, aming dalangin, Panginoon, ang Arasa family, Cayago family, Celis family, Sigon and Safe family, Cristobal, Simangan and Aban family, praise God, Dalanon and Fentes family, Data and Verses family, Feril family, Layag and Lordan family,
Praise God. Martinito family, Narbasa, Montesillo and the Aziz family, Mostoles family, Nosora and Pacot Brusa family, Omongos family, Opinyan and Pilihera family, Tejana family, Umitig, Siongkob, Polvera, Pada and Bondok family, Bilyodres family, and we pray Lord Jesus na ingatan mo ang aming Ama Panginoon na pauwi ngayon sa Pangasinan Lord, si Papa Ruben at si Kathleen Panginoon. Hallelujah, salamat O God at ikaw Panginoon ang nagingat sa bawat isa Panginoon saan man kami pumupunta Lord God. Dalangin ko din Diyos Panginoon ang mga nanonood sa amin online Panginoon Lord, si Sister Remy, ang Lordan family, praise God, si Sister Eunice sa Pangasinan, si Tita Tess, O God, salamat Panginoon, Sister Ruth Ann, Sister Jonna Gabriel, si Pastor Nas Canlas at si Ma'am Lisa, praise God, at si Sister Jocelyn Osora, salamat Panginoon sa kanilang mga buhay, Lord God. Salamat o Diyos sa kanilang pakikisa sa aming gawain, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Lord God, pagpalain mo ang PNR Church, Panginoon. Nakikita mo, God, kung anong mga pangangailangan namin sa loob ng iglesia. Turuan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin na... sa mga bagay, Panginoon, na gusto namin malaman, Panginoon, patungkol pa sa Lord. Tulungan mo kami, o Diyos, na laging makaalala, Panginoon, sa iyong mga gawain, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga dinadala, Panginoon, Lord. At ganun din, Panginoong Jesus, ang mga kapatiran na mayroong karamdaman, pagalingin mo sila, Panginoon. Ang lahat ng mga tao, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God, ilayo mo sa sakit, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang aming presidente na namumuno sa Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom. Bigyan mo siya, Panginoon, ng takot sa iyo, Lord, upang makapag-decide siya, Panginoon, ng tama para sa amin. Dakila ka, Panginoon, at makapangyarihan ka. Walang nagbago sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos. God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lahat po magsabing amen. Amen. Praise God. God bless mga kapatid. God bless everyone. See you all on Friday. 9 p.m. mga kapatid. And then, yung Sunday fellowship natin mga kapatid, 9 p.m. Meron na po tayong face-to-face. Praise God. At least 10 person po ang allowed mga kapatid this coming Sunday. Yes. Amen. God bless mga kapatid. See you all on God Friday. Amen.